ngayon na nga, eto na nga, kaya ako nag-vlog kasi kahapon ay sahod. O syempre lahat sumahod, si Kuya Bong sumahod. Ay, nandito si Kuya Bong ah. Natapos lang ng sahod kagabi ah. Ano ginawa mo ngayong umaga? Tumulong ka saan? Sa halagas. Tumulong ka? Kunti lang. Ay, very good ah. Kunti lang. Sino ang nakakita na si Kuya Bong ay tumutulong na? Lahat kayo? Kagaling ano? Sahod kagabi, di ba? Umalis ka ba? Hindi. Bakit hindi ka umalis? Ito, share mo naman, syempre. Ayoko ma-share mo naman. Hindi no. Uy, hindi naman ka ito sinashare mo na. Pinapagalita lang. Joke lang. Si Kuya Bong at nakikinig na siya ng mga payo at saway. So, ibig sabihin, marunong ka na raw, sabi ni ate. Marunong ka na makinig ng payo at saka saway. Ano masasabi mo doon sa mga nanonood sa atin na nagsasabi na pagka sumahod dyan si Bong, alis lang din yan agad? Bahala sila. Ha? Bahala sila. Ito muna pala ang tanong, ito. Anong ginawa mo ron sa 150? Ayun po kagabi. Pinang-inom mo? Oo. Oh, ano nabili? Saan ka uminom? Diyan, sa gilid. Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos, ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So, sa pamamagitan ng pagbablog, awa na Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat, reaction video ulit tayo guys. Sa araw na ito ay muli nating pag-usapan si Kuya Bong, sa vlog nga po ni Ka Business ay nakita nating medyo may improvement na itong si Kuya Bong. Noong umalis nga daw siya nung day off nila ay namaalam na siya ng maayos kay La Ka Business at bumalik ka agad. At nung sweldo naman nila ay nag-inom man siya pero hindi na siya umalis ng bahay. At sa gilid na lang ng bahay nila ka-business siya nag-inom. May mga nagsabi na kasi daw 150 lang yung pera ni Kuya Bong kaya hindi na ito umalis. Pwedeng oo, maaari ngang yun ang isang dahilan, pero pwede rin naman na dahil sa sinabi niyang takot siya o ayaw na niyang magalit sa kanya si ate niya o Mrs. Ka-business. Ika nga ng mga matatanda ay isa itong magandang pangitain. Sa tingin ko kasi hindi totoo o literal na natatakot si Kuya Bong kay Mrs. Ka-business kundi ang totoo ay nahihiya siya dito. Naisip din siguro niya na pag hindi siya nagbago ay utay-utay nang lalayo sa kanya yung mga taong nagpapahalaga at totoong nagmamahal sa kanya. At syempre malaki ding tulong yung ginawang desisyon ni Ka-business na huwag nang bigyan ng malaking pera si Kuya Bong para hindi na nga ito matukso pang umalis ng matagal. At para wala din siyang maipambili ng iba pa niyang bisyo. At napansin din natin na unti-unti na siyang nakikipag-participate lalo na sa mga biruan ng kapatid niyang Kagwang, dati kasi patingin-tingin lang siya at nag-aantay ng sasabihin ni Ka-business, pero ngayon kahit sa mga gawain ay may pagkukusa na siya. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ang nagiging pagbabago ni Kuya Bong para na rin sa sarili niya at sa mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Kasi sobrang laki na ng naging effort at pangunawa o pag-intindi sa kanya ng buong ka-business team. Sayang naman kung ang lahat ng yon ay mababaliwala lang lahat, dun pa lang sa pagpaparehab sa kanya hindi na biro yun,
tapos maging ang mga kapatid niyang kagwang nagsasakripisyo din mabantayan lang siya. Kaya sayo Kuya Bong, sana ituloy-tuloy mo na yung ginagawa mong pagbabagong yan, para yan sa sarili mo lalo na nga at medyo tumatanda ka na. Bago ko po tapusin ito, ay gusto ko lang batiin o i-congratulate si Papa Dean sa ribbon cutting ng first pabahay project niya. Congratulations sa'yo Paps, alam kong hindi ito yung huli. Dahil sigurado akong ito yung simula sa katuparan ng pangarap mong magkaroon ng maraming pabahay project para sa mga kababayan nating walang maayos na tahanan. More blessings sa'yo Paps para sa katuparan ng pangarap mo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at muli maraming maraming thank you po sa patuloy na nanonood ng aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Isuyo po kami ni Mrs. Kabusiness na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Kabusiness Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga kabusiness naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana patuloy niyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Kabusiness Family. Kabusiness Family po, please subscribe po. Salamat po.